Hi everyone, it's me, Sharinami, and welcome back to Quickie by Sharinami. Kasama ko ngayon si Mr. Alvaro Oteiza, and tama ba? Yes, and tama, si Mr. Elmo, sila yung mga Viva Max artists. Ayan, kaway-kaway naman kayo sa mga nakakakilala sa inyo. And for sure naman, meron naman marami. Napapanood siguro na nila kayo. Siguro. Para hindi ka sure. Para hindi siya sure, no? Yan, meron naman. At dahil nandito ko kayo ngayon, dahil yung meron kayong latest na movie sa Viva Max, tama? Yes. Man. Anong title nun? Yun nga yung, which is Pamasahe, directed by, ano, Direk Roman Perez. Yes. Showing na ngayon yan sa Viva. Showing na ngayon yun. Yeah. Mapapanood ko na yun mamaya. Pwede mo mapanood yun? Pwede na. So, ano, dahil dalawa kayo, this is my second time na mag-interview ng dalawa and first time na mag-interview sa podcast sa dalawang lalaki. At ano, naaano ako sa kanila, ang antitikas ng ano nyo, no? Ibang-iba talaga yung industry ng mga Viva Max artists. Ibang-iba yung mga model sa Viva Max artists. Ang galing. Galing. So, handa na ba kayo sa mga tanong ko? Handa na. Sure, parang hindi kayo sure. Handa na. So, eto, unang tanong ko kung kailan kayo pumasok as a sexy model. Sige, ako muna. Sige, ikaw muna, Mr. Ann. Ako, una akong pumasok ng pagpapasexy. Yeah. Nung, kailan ba to? Sobrang tagal na kasi. Siguro mga 2012 pa. Model as in photoshoot, contest, yeah, mga ganon. Anong nauna doon? Nauna yung pagko-contest ko. Contest, mga bikini. Mga bikini, okay. Ooh. So 2012 pa. So kailangan dyan, di ba parang workout? Yes, kailangan talaga yun. kailangan talaga doon. So parang ilang taon mo ginawa yung bikini contest? Siguro mga 3 years, 4 years, pero hindi siya tuloy-tuloy eh. Putol-putol. Kasi nga may iba pa akong ginagawa. Bukod sa pagbibigin. May business ka before, may iba kang... Meron dati. So ngayon, yung as a Viva Max artist, full-time? Full-time talaga. Si Sir Elmo naman, kailan ka nag-start? Ako, nag-start ako magpa-sexy or sumali sa... Nag-pageant kasi ako yung pinakauna ko. Pageant din. Nag-national pageant ako, year 2019. Mm-hmm. Year 2019. Doon ako nag-start. So nito lang? Parang 3 years lang. Ago lang? Bago 2018-2019. Meron ka rin job before? Oo. Tapos full-time ka rin dito sa... Dati, yun, nagtrabaho ako tapos at the same time naglaro ako ng basketball. Kaya pala ang tangkad. Ano height mo? 6'1". Kaya pala ang tangkad-tangkad mo. Parang PBA, no? Yung dating niya. So dahil nga mga sexy actor kayo, di ba sa Pilipinas, hindi naman siya ganun ka. Masyadong mapanghusga pa yung mga Filipino. Speaking of that, anong reaction ng family niyo about yung mga ganyan? Sa akin, supportive naman yung magulang supportive naman. Kasi alam naman nila yung pagiging professional pagdating sa mga ganyang bagay. Mm-hmm. Lalo na alam nila pangarap ko talaga yan. Pangarap? Bata pa lang ako, nahilig na ako mag-audition sa mga iba-ibang Pangarap mo yung maging sexy actor? Hindi naman sexy actor, maging actor. Mm, yes. Actor. Kaso, syempre, mas pinalad tayo sa pagiging sexy actor. Oh, kasi may sex appeal ka naman. Syempre, hindi ka naman magiging isang sexy actor kung wala kang sex appeal. Si Sir Elmo naman. Sa akin, ganun din. Supportive naman sila. Oh, kasi, hindi rin naman, sexy actor kami, pero alam naman nila yung limitations. Parang pag-acting lang. Mm-hmm. Pero yung unang movie nyo, ikaw, Mr. AJ na lang, no? Si AJ na babasa ko. Hindi ka nahirapan sa pinakaunang movie mo as sexy actor? Siyempre nahirapan kasi ganoon naman lahat yung mga newcomers eh. Mm-hmm. Siyempre hindi naman tayo pupunta agad sa tuktok. Hindi pagdadaanan natin yung mga pinagdaanan din naman lahat ng mga niyan yung mga nag-uumpisa. Mm-hmm. Pagiging may mga workshops kayo. Mahirap. Oo, may mga workshops. Pwede bang magbigay kayo ng hit ko anong ginagawa ng work sa workshops kasi sa hindi workshops, siya So, actually sabay kami nag-workshop Oo. This year lang din. So ano usually tinitignan para makapasa as basic acting workshop lang siya. Talaga? Oo.
pero kailangan meron ka pa rin sex appeal. Kasi parang ang dami ko nababasa, ay gusto ko rin maging Viva Max artist. Paano bang maka... Ang pagiging artista naman kasi talaga, hindi sa pagpapasexy lang eh. Mm-hmm. Diba? Yung mga character ba? Yung mga itsura. Mm, na pwede ka rito, binabagayan, mga ganun. Mm-hmm. Hindi naman, ano, hindi naman ibig sabihin na artista, kailangan maganda ka, mm-hmm, kailangan guwapo ka. Yeah. So ano dapat? Kung ano yung nasa puso mo. Ano, okay lang ang kasi ano din, hindi labag sa loob mo. So, kailangan mahal mo yung ginagawa mo. Mm-hmm. Yeah. Nagsisexy photoshoot din kayo? Oo. Nude as in nude? Ay, nude hindi. Ako nude hindi ko pa natry. Ah, puro ano lang, mga naka-trunks. Trunks ba tawag doon? Yeah. O tama, boxer? Actually, ako pala meron, implied. Oh, implied pala, pero implied. Sa ano yun eh, sa anak ng macho dancer, medyo di naman siya nilabas. Yung anak ng macho dancer, yan yung movie ng Viva Max din. Ah, hindi. Ano, sa Godfather production. Parang narinig ko kasi yan, pandemic pa, no? Pandemic yan. Ang anak ng macho dancer. Hindi na namin si, ano, si Shanti Guzman. Oo, si Shanti Guzman. Doon ko nakilala si Shanti Guzman. At buti na lang may nakilala kong iba. Kasi baka ano eh, baka... Siyempre, Shanti Guzman talaga yung nakilala ko nung nag kinakilala si AJ Rabal din. So, naka-partner nyo na rin si... I mean, nakasama nyo na sa work si AJ Rabal. Oo, ako. Nakapartner. Nakasama ko na si AJ Rabal sa ano, Sitio Diablo. Sitio Diablo. Kay Direk Roman Perez din yan. Anong role mo dun? Ano, isa ako sa mga Los Hijos Diablos. Mga kalaban nila. Para siyang gang eh. Oo, gang war. Gang war. Gang war. Ang galing, ang dami ko natututunan sa kanila, no? Pero ano, pati yung pag-acting, kasi syempre hindi, ibang-iba siya sa, as, ano eh, sa porn industry. Ibang-iba. So pagkatapos nito, marami rin matututunan yung mga viewers din natin. Yes. So ito, isang mainit na tanong. Mainit. Dahil nga, oo, mainit din. Dahil nga, diba, as an ano, sexy actress sa mainstream, kailangan diba naka-plaster yung mga babae? Mm-hmm. May instances na ba na tinanggal yung plaster? Paano tinanggal? Tinanggal ng dahil meron tayong naging guest no na tinanggal daw yung plaster. Kasi ano talaga ang pagpa-plaster, masakit talaga siya. Masakit daw talaga. Oo, masakit. Mm-hmm. Masakit lalo pag tinatanggal. Parang ang winax talaga. Kung sa babae may plaster, sa lalaki meron din. Ano no paano? Hindi ko gets. Dinidikit ako. Para hindi ano, I mean, kaya rin ginagawa kasi yun para hindi rin magkailangan. Oo, para hindi magkailangan. Ayun. Imagine ko. Tinitape lang siya. Pakita mo nga, may plaster ba kayo dyan? Yung plaster naman kasi, para siyang ano, skin, anong tawag doon? Skin color siya na tape. Tapos didikit siya sa buong... Hindi, sa gilid lang siya nakatikit. Tatakpan lang yung ano mo, private part mo. Masakit. Oh, masakit. Sobra. So, kaya ako, ako, mas pipiliin ko wala eh. Ooh. So, pero na-try yun na yung wala talaga. Ako, na-try ko na yung wala. Para ma-irausin. Mas komportable ko kasi ginagawa ko naman yung part na yun. Hindi dahil pinayari ko yung mga nanonood sa akin. Mm. Pero yun talaga yung totoong nangyayari sa totoong buhay. Oo, pero nakaubad ka talaga, wala kang damit as in. Mm-hmm. Pero totoo na mas mapoportray mo yung role mo as a sexy, ano, kapag komportable ka sa ano, tama. Oo. May instances na ba na tinigasan kayo? Tinigasan? Oo, hindi pa. Ako nung una, meron kasi hindi naman may iwasan yun eh. Talaga? Oo. So parang mataas pero yung... Pero noon pa yun, mga baguhan ako noon eh. Oh, pagbaguhan, di ba? Parang ano nga, parang dadala pa yung, ano mo, yung loob, personal, ano mo, di ba? Saka batang-bata pa tayo nun. Bilang Viva Max artist, ano yung unang-unang role nyo? Yo. Ako yung pinakauna ko, ano eh. Nurse ako doon. Nurse? Nurse. Anong ginagawa mo doon? Doon yung sa movie na Addict Sa'yo. Ooh. Ang bida si JMD Guzman. Kami yung kumuha sa kanya. JMD Guzman? Sa mental hospital. Okay naman as a nurse? Okay naman. Kailangan mo pag may role na nurse, kailangan ba alam mo rin yung medical ano? Hindi naman. Kasi parang konti lang din yung ano ko dun eh. Yung ko dun. Okay. So ikaw, ano yung unang role na natanggap mo? Ang unang role na natanggap ko, video call boys.
Video. Kung familiar kayo sa ano sa pelikulang Lockdown ni Direk Joey Lamangan. Mm-hmm. Kasama ko si Paolo Gumabaw. Kami nila Shandy Guzman. Actually doon kami nag-start. Ah, yung pinakauna naming film. Video call boys. Yun yung role namin doon. May video call kayo? Kasi 'di ba lockdown, ano as in wala talagang mga trabaho. Online lang. Mm-hmm. So parang illegal yung ginagawa dun sa coffee shop. Ah, service. Ang video call. Nagla-live lang kami. Nagla-live. Na-nude. Yun yung story niya. Video call. Kaya tinawag yung video call boys. Video call boys. Kasi lima kami doon. Parang yung kwento niyan is your work. Yeah. Mm-hmm. Kasi, di ba, pandemic lockdown, wala talagang trabaho. So, kahit ayaw namin yung ginagawa namin, gagawin namin yung mga bagay na yan para kumita. Kumita ng pera, syempre. Ganun naman nangyari in real life. Dumami yung mga content creators ng pandemic at doon din nag-rise ang Viva Max. Dahil nga, bored nga yung mga tao, syempre. Bumutok ang social media talaga yung pandemic. Kanya-kanyang diskarte kung paano tayo kikita. Pero in real life, nagawa mo na yung video call. Video call? Hindi, I mean, hindi naman in service. Parang naman. Ano, kahit ano, jowa. Ah, oo, jowa. Sa jowa, syempre. Syempre, sa jowa. Pero sa tingin nyo, parang ang bilis ko yata mag-wild. Wait lang. Ano sa tingin nyo yung best role na natanggap nyo? Best role? Ikaw. Na nagustuhan nyo talaga na yung ganap na ganap kayo, ganun. Ah, ako. Mm-hmm. Yung sa Mamasapa, no? Kasi yan talaga yung ano ko, yung dream role ko eh. Maging action star. Action star. Saka hindi madali yung ano, pagdaanan namin dun sa Mamasapa. Sobra. No? Ang hirap talaga. Parang na-feel namin na talagang sundalo kami dun eh. Kasi, yun nga, gumapang kami sa talahiban. Sobrang kate. Sobrang kate, tapos lumublub kami sa ilog na madumi. Grabe. Yeah. Grabe pala yung... Tapos, nandun kami sa sobrang init. Nandun kami sa gitna ng, ano, ng maisan. May time pa nga na, may matay dahil sa sobrang init. Sa sobrang init. Tapos, liroy mo, pagdating ng gabi, lulublub ka sa ilog na napakalamig. So yun talaga yung mga dream ano nyo, no? Aside from sexy actor, gusto nyo talaga yung mga action, ano? Ako meron pa ako isa talaga, gusto ko heavy drama. Ikaw iiyak? Ay, paano ba? Talaga? Sige nga, try mo nga. Sige nga. Isa yun sa, ano, sa dream role ko talaga. Kung bibigyan ka ng isang movie, anong yung gusto mong story, tapos heavy drama? Gusto ko yung ano, katulad nung kay, ano, yung sa One More Chance. Oh, yung mga ganun. Oh. Tapos hindi po umuulan pa, no? Ikaw. Ano? Kung bibigyan ka ng dream ano mo, hindi ano bang, ano ba, aside from action and sexy? Ayan, drama din. Drama rin. Oh. Kasi ano? Kasi hindi kasi madali talaga yung drama. Oh. Tsaka so, pagka pinasok mo yung mga ganyang role, kailangan may malalim kang paghuhugutan. Mm-hmm. Oh, hindi siya basta-basta na iiyak ka lang, drama ka lang. Oo. Kailangan same as emotion. Ano, diba? Same as a sexy movie rin, di ba? Kailangan meron ka rin talagang internalization dyan, tama? Mm. So, paano kayo nagkakaroon ng motivation to feel sexy every time na mag-shoot kayo? Anong ginagawa niyong, ano? Paghahanda? Mm-mm. Of course, ano? Gym, saka diet. Gym and diet. Mm. Saka ano, kailangan namin intindihin yung script. Yung script. Basahin ng mabuti. Para pumasok sa amin yung character na po-portrait na sexy talaga. Kung ano ba talaga siya. Hindi kasi pwedeng lumabas ako sa film na ako si Alvaro. Oo. Yung kung ano yung usual na ginagawa ko. Kailangan mag-iba yung image namin dun sa pelikula. Kung ano yung role na binigay sa'yo, dapat yun yung ma-portray mo. So in short, sa mga nanonood dyan, hindi po madali yung ano role nila. Kasi parang minsan kasi sa Pilipinas, parang minamaliit yung role ng mga lalaki sa, for example, Viva Max. Ang ina-idolize lang nila madalas is yung mga babae. Siyempre, meron din naman mga fans, mga babae na... Akala kasi nung iba, puro hubaran lang. Oo. Na parang, puro madali titi lang, naman, lang yung mga ganun. Madali lang naman yan, mag-uubad lang naman kayo eh. Oo, diba? Mag-uubad akala lang. Akala nila ganun lang. Pero ano favorite scene mo as a sexy ano actor? Anong story? Scene? Oo. Ako? Nagawa mo? Paano favorite scene? Kung anong story? Anong story? Yung siguro,
mas prepare ako sa ano, sa pagiging sadista. Ooh. Sadista, ikaw. Oo. Ikaw naman, nagulat ako sa pagiging, parang mo pa BDSM na yun, di ba? Oo. Gusto ko kasi ano eh, parang... Namamalo ng puwet. Konti na lang kasi yung ano eh, yung mga... Kaya sa bunutan, ganyan. Mga, ano, mga artista na... Oo, ang sa, wild, oo. Yung mga ganung scene look, konti na lang ngayon. Na tingin ko tatatak. Mm-mm. Mas masarap kasi yung scene na tumatatak sa ano eh, mga nanonood. Ikaw, anong favorite ano mo? Na nagawa ko? Oo. Yung sa ano, yung sa Ana. Ano yun? Threesome. Ooh. Kayo ba yung mga favorite ano yun na try nyo na in real life? Ako hindi pa eh. Yung mga, kunyari pag ano, doggy, pinapalo yung pet, gano'n. Ah, oo. Oo naman siyempre. Oo, yung mga sadista. Na-try na yan. Threesome din? Yung threesome hindi pa. Pero yun yung favorite ano mo? Yung nagawa ko. Oo, na. Oo, na nagawa mo sa movie. Para malinaw lang, para malinaw. Muntik na siya ma-ano. Pero ano ha? Pero sa in real life, gusto mo siya ma-try? Okay lang. Okay lang? Dalawang babae? Oo, siyempre. Para na, parang heaven, no? Siyempre dalawang babae, mas okay. Mm-hmm. Pero sa real life, thank you. Okay lang. Parang ano, gusto ko siya bukingin. Eh, kahit sino naman siguro eh. Bubigyan ng ganun, dalawang babae. Na lalaki, talaga. Oo, oh, kasi lalaki tayo. Oo. Oh. Huwag na tayo magpa-plastic. Totoo. Diba? Totoo. Pero nagulat ako sa'yo, gusto mo pala yung mga sadista. Parang mga, gusto mo ba yung may parang mga... Parang pang, ang gusto nito yung pang 50 shades. Mga 50 shades. 50 eh. Shades. Napanood nyo na ba yun? Oo, siyempre. Pinangarap nyo rin bang maging ganun yung role nyo? Kay, ano? Christian Grey ba? Oo. Christian Grey sa yung isa yung kay Massimo. Oo, yun. 365 gusto days. Gusto nyo mga ganun. 5 days. Oo naman, siyempre. Yung kayo yung parang, ano, mafia. Oo, oh, kasi yung ganun. Pelikula na yun, manly eh. Oo, manly. Diba? Patigas talaga ano. So parang mas sexy siya tignan, di ba? Kapag ganun yung role. Tapos mga naka, ano pa, mga bad... Ano tawag doon? Yung suit? Suit and tie. Mas suit sexy. Mas sexy tignan. Ano na tayo? Pabunta na tayo sa personal. Handa na ba kayo? Sige. Sige. Ready na. Sige, ready na. Gano'n kayo kadalas mag-masturbate? Binigla eh, no? Binigla. Ay, hindi pa na. Bago pala yun. May pinag-jakulan na ba kayo na movie? Movie? Ako meron, oo. Siyempre, dati. Bata pa. Mm-hmm. Mga kapanahon na nila Maui yan. Siyempre. Oo, naman. Legend o ba yun? Kahit naman sino eh. Oo, kahit naman sino. Diba? Kumatawa rin yung director. Oo, kahit naman sino eh. Dumaan dyan. Way back. Way back. Sabi nga nila, sila yung dahilan kung bakit tayo tumangkad. Oo, oo. Ikaw rin. Nakadagdag sila. Ikaw rin, gano'n rin. Ako, pero ako, sa ano ako eh. Sa mga dyaryo-dyaryo. Sa mga tik-tik. Mga... Alam nyo na, ha? Alam nyo na. Alam nyo nila. Nag-jokal talaga sa dyaryo. Oo. Ayoko, sa bagay ako, yung kinento ko sa mga naging guest ko sa podcast. Ano eh, magazine pa nga eh. Magazine. Oo, pero hindi siya yung mga nude. Mm-mm. Mga kabataan, ganun. Tayo. Oo, ganun yung mga hayop pa. May nakita pa nga ako CD ng tatay ko eh. Pero hindi ako nalibugan nung parang na-curious lang ako ba. VHS ba yan? May parang CD pa. CD na nun. VCD na. Oo, na. Oo. So parang sabi ko, ay may ganito pala. Gano'n. Pero gano'n kayo kadalas mag-masturbate? Hindi nakaligtas. Hindi nakaligtas. 2-3 times a week. Dati. Dati? Ikaw rin, gano'n din. Oo, oh, gano'n. Sa tingin nyo ba unhealthy kapag araw-araw? Unhealthy yung unhealthy. Mm-hmm. Bakit sa tingin nyo? Parang ano eh, parang mahagard ka rin eh. Matutuyo. 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 Matutuyo talaga. Tsaka hindi makakapag-produce ng maayos yung ano mo. Kailangan ba as a self-boss para mauubos? Oo, mauubos. Pero ano yung talaga lakas. Yun? Kailangan talaga sa lalaki yun. Kasi pag hindi mo ginawa yun, alam ko, mga nanonood na lalaki dyan, masakit yung puso nyo pagka hindi sila nag-ano. Oh, tapos pag nabibitin? Oo, oh, gano'n. Yung mga tinis lang kayo, tapos... Lalo na pag nakaramdam ka ng
ng L, di ba? Talagang maano mo yun. Ano yung L? Ano yung L? Duda ako dyan, ha? Parang iba yung L, ah. Pinaramdam ka ng liwag, syempre. Ang hirap nang hindi mo mailalabas yun. Hindi ko palang tanong sa inyo kanina, may naka-fling na ba kayo na actress? Sexy actress? Oh, wala. No, wala. No name drop. Wala naman. Wala. Sexy. Professional as in lahat. Wala. Naaano siya. Wala, wala talaga. Parang meron to eh. Parang meron eh. Parang hi, hello. Ganun. Galing mo. Ganun. Charot. Dahil charot lang. Nagpaparamdam mo. Madami kami kaibigan talaga na ng mga sikat sexy actress. Pero professional, no? Para alam lang nila lahat. Na para, syempre, ito kasi sa podcast ito, gusto namin na mataas yung tingin sa mga katulad nyo na Viva Max artist din. Kahit pa sabihin nila, syempre, pinaggagano. Kahit naman mga sexy, ano yun, sexy actress, hindi naman talaga sila bastusin. Professional lang. Professional. Trabaho lang yun. Pero pag nakilala nyo naman yung tao, hindi talaga hindi sila bastusin, hindi talaga sila ganun. Kung magkakaroon kayo ng next movie, ano yung gusto mong story na ikaw yung bida? Na sexy. Anong story? 5, 4 Parang hirap mag-isip ng ganyan. Okay. Parang mag-isip ng ganyan. Nanginigla ako sa mga talaga. Tanong mo, ha? Kasi anong story, ba? So wala pa kayo. Ako, so open naman kayo sa kahit ano. Oh. For example, ikaw yung boss, tapos ito si Yaya. Ako siguro, yun nga. Yung ikaw yung tubero, ganun. Pelikula para sa akin. Siguro sila na lang umisip. Kung ano mas babagay. Kasi kung depende ano babagay. Kung ano yung character na bagay sa kanya. Sa mahirap bagay. Yung mangarap na para sa sarili ko eh. Sa bagay. Pero ano ba? Hindi nila magustuhan eh, di ba? Sige. Pero kayo mga sexy actor, nanonood din ba kayo ng porn? As a motivation? Or sa personal life? Oo naman, nakanood naman ng porn. Hindi naman may iwasan yun eh. Kailan yung huli? Kanina. Kanina. Nagtitigil ka lang ha? Ikaw? Ako, siguro mga 1 week ago, mga ganun. Anong story yung huling pinanood? Minubuksan na. Ang story na panood mo. Ikaw una sa maganda eh. Bawa mga stepsis, mga ganun. Di naman. Mga nang step mom ganyan. Step mom. Ako kahit ano lang yung makita ko eh. Na maaraws ka. Oo, basta maganda ka. Sa paningin ko. Kayo ba as a sexy actors, do you support safe sex? Safe sex naman, syempre. Hindi naman tayo kasi pwedeng, hindi natin pwedeng gamitin yung pagiging actor natin sa mga ganung bagay. Kasi syempre nakakasira yun ng ano, ng career at saka masisira mo rin yung tao pag hindi mo ginawa yung mga ganun. Mga safe. Kailangan, di ba? Tsaka huwag kang basta... Mas okay talaga yung sundot safe. Tama yun, huwag basta-basta sundot ng sundot lang. Nang hindi mo inaan. Basta pasok ng pasok. Oo. Akala ko dati yung plaster, nung bata ako, nung mga 10 years old ako, ano, condom. Ah, ganun. Kala ko yun na yung pinaka-protection ng mga nag-i-indie film. Kala ko yun talaga. So ngayon, nalinawan na ako. At sana pero dati hindi uso yung plaster eh. Dati hindi talaga uso plaster. Oo. Ngayon na lang yun nag, ano eh. Pero before kayo pumasok sa ganyan, nakakanood na kayo ng mga indie film na mga sexy. Oo. Uy, ang galing. Anong feeling na kayo naman yung pinapanood namin? Masarap sa pakiramdam na parang dati kasi pinapangarap mo lang yan, nanonood ka lang na ganyan. May makukulit na fans sa inyo, mga babae, ganun. Meron, marami. Anong sinasabi sa chat, ganun? Oo, mag-god ka na lang may nag-chat. Nagtatanong, eh, totoo ba yung ano? Oh. Yung nakita namin? Ano yung nakita nila? Yung mga ganun sa film, totoo ba yun? Tinatanong, curious sila. So yung madaming ganun tanong, kung totoo daw ba yung parang sex na ginagawa, mga sexy, kung totoo daw yun. Siyempre, hindi natin dapat sila inaano nire-reject. Usapin pa rin naman natin sila in a good way. Para hindi, kahit alam natin na medyo bastos na yung ano. Oo, siyempre.
Kasi may tingin nila sa amin, parang bastos na rin kami kasi nag-uubad kami. Pero ganun sa Pilipinas, sir. Porket ganun yung ginawa yung ano, naming movie. Discrimination. Kala nila. Totoo. Pwede na nila kaming bastusin. So may mga bashers din kayo. Umabot na sa point na may bashers kayo. Na comments mga ganun sa social media. Bashers? Wala, ako wala. Negative naman. Comments. Oo, mga negative comments. Mga ganun. O negative comments sa mga pelikula, no? Pero yung sa personal na ba? No, sa, as ano, sa pelikula. Wala naman. Wala naman. Buti naman, ang galing. Ang galing. Pero yung mga nag-chat sa inyo na mga babae, di pala pa naman umaabot sa point na nag-chat na anakan niyo ako, ganun. Wala namang ganun. Wala namang ganun. No. Kasi parang may narinig akong ganyan dati. Anakan niyo ako. Grabe, hindi ako yun ah. Hindi ako ganun ah. Hindi ako nag-chat ah. Sino yung nagsabi sa'yo nun? Hindi ako nag-chat ah. Hindi ah. Hindi ako ganun. Pero siya nag-chat siya hindi gusto mo. Charot! Charot lang. Pero ano, dahil pa personal na tayo, may mga kalala, may favorite porn star ba kayo? Wala. Si Maria Ozawa. Yun, Maria Ozawa, oo. Saka yung isa, si Mia Khalifa. wala akong kilala. Oo, kasi biglang nagkaroon. Hindi kasi ano yun eh, kasi biglang nakilala talaga yun eh. No? Mm-hmm. Na parang kahit saan mo makita, marinig, may Mia Khalifa talaga eh. May so, mga, curious ako. Mga nag-o-o. May mga nag-offer na rin sa inyo ng porn. Ako meron sa akin. Pero ano, hindi siya dito gagawin. Sa ibang bansa. Sa akin din. Mm-hmm. Ibang bansa. Hindi naman siya totally porn. Ano rin siya, pang festival din. Oo. Pero talagang as in nude. Ganun din. Oo, pero hindi ko na natanggap eh. Mm-hmm. Ako sa akin yung offer ano, indie rin pero hindi dito ipapalabas. Sa ibang bansa rin. Tapos ang malupit doon, as in totoong penetration sex ang gagawin. Ayaw mo? Ayaw ko siya. Oo, kasi totoo na. Tapos parang ang kwento niya, ako daw yung gagawin bida doon. Parang ako yung boy next door and then tatlong iba't ibang lahi yung mga kasex ko. So ako naisip ko naman na parang, porno? Oo, porn na to eh. Oo. Porn na talaga to eh. At saka isipin mo, is it worth ano, it ba? Alin. Is it worth it ba? Ganon, inisip mo ba na ganon? Hindi ko talaga siya ano eh. Mm-hmm. Yun pa lang sa penetration sex, alam ko ng porn talaga yan eh. So sabi ko, siyempre inisip ko din yung family ko, what if mapanood yun. Kasi posibleng hindi rin kakalat sa Pilipinas yun. Mm-hmm. Sa dami ng site kasi na Pilipino pwedeng papapanood. Lalo ko pa kasi pag Filipino, pag ay Pilipino to, parang ano na sila, kalat na sa lahat ng website, yung mga free sites, ganyan na agad. Kahit nga yung mga movie ng Viva Max, sobrang kalat na siya sa mga free websites. So parang ano, diba? Daming ng tao doon. Ang dami namimirata. Ang dami namimirata. Kaya kawawa yung mga ano, artist, mga producer. So ayun, puro personal na yung mga pinag-uusapan natin. At syempre kanina pa tayo nag-uusap about your work. Syempre para masaya, gusto malaman ng mga fans nyo, anong favorite position nyo? Doggy. Bakit? Explain mo muna. Wala pa, ang sarap sa feeling na ganun tapos. Hawak mo yung buhok. Ikaw? Ako? Hindi ko alam po, anong tawag din eh. Anong describe mo? Yung inaangat ko yung ano, yung paan babae. Ah, yung parang favorite ni Salome. Oo, yung parang ano, parang wheelbarrow nakahiga, yata parang yung sa akin. Buhatin ko, ibabalibag ko. Oo nga, no? Sadista, no? Sadista. parang bet. Ganun yung gusto mo. Wheelbarrow yata tao, yung nakataas yung babae sa dito mo. Dahan mo alam, ha? Nakahiga. Hindi, ano lang, ako lang. Oo, oh, yan. Gusto niyo rin yung mga oral. Oo naman, syempre. Pang ano yun eh? Ano tawag doon? Romansa. Oo, yung bala, romansa. Romansa yun. Oo, pangpaha. Bago ka doon sa climax, doon ka muna sa romansa. Veterans. Napaka ano yung expert niya. Napaka-expert. Yeah. Ay, paturo ah. Kaya pala madali yun na naman, lang. Siyempre lahat naman, yun naman ang gusto ng lahat eh. Romansa muna. Kasi nagulat ako, may ano, yung movie namin sa showroom. Parang nagulat sila na bakit ganun kaagad. Na parang sex ka agad. Sabi nila, bakit gano'n? Wala man lang yung ano? Wala man lang yung romansahan, ganyan. Sabi nila gano'n. Sabi ko, hindi ko rin alam. Yun yung binigay.
Niya, parang wala namang thrill na ano, kasi wala man lang romance. Parang diretso sex kayo agad, sabi ng ganun sa akin. Napasok agad. Oo nga, parang... Di ba kasi nagmamadali? Ano yun, mga nakaw? Quickie. Nakaw ba yun? Nakaw na sandali? Nakaw na sandali. Oo, nakaw na sandali. Kaya siguro sex kasi, agad. Kasi freebie yun eh. Oo nga, mas okay kapag merong romansa muna. Alam nga namang raromansahin mo, nagmamadali ka na. Quickie lang dapat. Ayun. Nag-try na rin ba kayo mag-take ng mga Viagra, mga pampa, ano? Robust. Ano, oo, yun, yung mga ganun. Or, yung nagbablog ka, nilatay ko to. Oo. May ano, yung vlog din kayo? Nilagay ko sa ano, dati, pero hindi na namin yun na yun. Yung vlog nyo about doon? Oo. Nilagyan ko na ano sa gatas para hindi ala tayo, ininom niya. Dinurog-durog ko. Kasi ininom niya. Anong nangyari sa'yo? Kami magtatropa, pinagtripan namin siya. Ewan ko, sabi niyo, sakit daw ulo niya. Ah, yung side effects. Ano? Mm-mm. Saan ulo ba yan? Dalawa. Dalawa. Ay, umepekto sa'yo. Umepekto naman. Oh. Umuwi ka ba agad nun? Parang masarap gawin yun, no? Yung parang dudurog ko. Ngayon ko na rin hindi alam papainom mo dun sa... Oo, papainom. Kasi di ba ano yun? Dudurogin mo siya. Kasi ahalo mo na lang. Mm-mm. So ikaw hindi ka pa nakatry ng mga ganun? Anong try ako? Ano lang, parang... Ano ba meron dito sa... Ano, sa na... Curiosity lang. Mga baya-bayagra na yan. Oo. So yung tinry ko, sumakit din ulo ko. Oo, yun yung kasing side effects nun eh. Kapag hindi daw kayo nakaka-meet daw ng ma-ano, ma-eme, parang yun yung parang side effects. Parang pag hindi mo na ilabas yung... Oo, pag di mo daw. Parang puson daw, hindi pag di mo daw na ilabas. Nakakita na ba kayo ng mga sex toys? Oo. Sex toys. Hindi naman kayo gumagamit? Hindi. Hindi naman kayo nagre-regalo sa mga babae? Ay, hindi. Hindi rin. Ang dami ko pa naman dyan. Gusto nyo? Charot lang. Ang dami ko rin condom dyan. Lubricant. Ang dami rin. Kasi yung lubricant, gumagamit din kayo. Lubricant ako hindi. Ang gagaling nila. Pinoy na Pinoy. Yung hindi gumagamit ng lubricant, no? Kasi parang sa Amerika, madala silang ano eh, gumagamit ng lube. Kasi pang pa ano gusto kayo? Nila pasok agad. Pasok agad. So dito sa last part ng podcast ang Quickie by Sharinami, meron kayong hawak na Never Have I Ever. Di ba yun yung sa mga vlogger? Mm-hmm. So dito naman, sa podcast nito, mga intense, mas intense pa sa kanina na question. So game naman kayo? Yes. So papakita nyo lang pag never, syempre, di nyo pa na-try and I have if yes. So first, Never Have I Ever Tried Public Sex? Never. I have... Saan yan? Public. Sa ano? Resort? Ah, sa resort. Sa bandang swimming pool. Ba yan? Oo, meron sa pool. Ooh! Meron sa CR. Hindi na nakita. Meron sa car park. Ayun, gano'n. Kanina diba tahimik siya? Lumalabas na yung kulit niya. Shosh, ikaw never pa. Oh, never. Hindi pa pumasok sa isip mo na... Hindi. Okay, next. Never have I ever nagka-FUBU. FUBU. Fuck body. Ah, oo nga. Hindi ko alam kung ano sasagot. I hope siya agad, oh. Ako, ayaw. Ano bang definition ng FUBU? Di ba yung parang ano yan, yung lagi kayo nag-meet ng walang relationship or friends with benefits? Parang ganun. Wala kayong... Walang relationship na mangyayari. Walang feelings din? No. Never kayo na-attach sa mga... Oo. Never kayo na-attach. Parang pag dinadatnan ka ng ano. Oo, natry ko na rin yan. Sa isang vlogger. Charot lang. Charot. Okay, next. Never have I ever nagka one-night stand. Yung as in isang beses lang talaga nangyari sa ano, tapos di na naulit. Oo. I have. Ano mga ano yan, no? Mga party. Hindi. Yan, yung mga ano yung meet mo sa ano. San yan? Bars. San bar. Oo. Okay, next. Never have I ever used dating app.
Never. Ah, never. Di kahit attempt. Okay. Next. Never have I ever nagkagusto sa lesbian. Or bisexual. Never. Next. Never have I ever tried anal sex. Apaka virgin po nila. Sobra. Okay, next. Never have I ever nag-send ng nude sa tropa. Sa tropa? Mm-mm. Consistent, ah. Last but not the least, never have I ever nagka-sugar mommy. Or nag-sponsor. Uy, I have. Sa wakas, nagkaroon din. Ano siya? Sponsor or sugar mommy? Sponsor. No strings attached. What? No strings attached din. So, yun lang. Yun lang. Sobrang ano, sobrang nagulat ako sa kanya sa public sex. Ano kasi ako eh. Parang so, may challenge. May challenge. Kasi yung tipong kakabahan ka. Oh. Kahit naman ako, gusto kong diba? Itry yun. Pero ganun. Takot ako eh. Takot akong gawin. Oo, yung kasi iba pa sa mga fitting room. May kaso kasi yun, public scandal. Oo, public scandal. Imbis na marinis yung pangalan mo. Pero siya, ang galing niya. Car sex mo. Siguro ginawa niya yun. Yung sa pool, ginawa mo siguro gabi, no? Alam mo, hindi pa yung gabi. Para maaraw pa yun. Yung sa resort, ano yun sa CR? Ah, Segway. Last question. Ano sa tingin niyo nagpapasaya sa babae? Size or performance? Performance. Bakit? Hirap naman yung tanong. ikaw muna, bakit daw? Ayun nga, kasi iba kasi yung feeling ng ano eh. Kahit hindi kalakihan. Oo. Mm-hmm. Pag magaling kang gumalaw, mas masasatisfy mo yung babae. What if kung maliit na nga, tapos wala pang performance? Wala na. Kasi paano pa mag-enjoy sa yung partner? May mga naririnig akong stories about that na nalalaki yung mga babae kasi hindi daw magaling yung partner nila sa sex. Hindi sila satisfied. Oo, hindi sila satisfied at hindi sila yung nasusunod palagi. Hindi na rin ako ng ganun eh. Sa akin mali yun. Hindi sila satisfied. Kailangan kasi diba sa sex give and take. Kung hindi ka satisfied, iwanan mo na lang. Yun. Pag di ka daw satisfied, iwanan mo na lang. Okay, so yung mag-stay ka pero makikipag-sex sa iba. Pangit naman. Masakit yun sa partner mo. Huwag na lang. What if sa'yo ginawa? Totoo. Oh. Hindi po ako ha. Parang pinag-uugutan siya. Hindi po ako. Pero last na, ano yung maa-advise nyo sa mga aspiring na actor na kagaya nyo? Advice namin, kung yan talaga yung pangarap kung yan talaga yung pangarap nyo maging actors, konting pasensya tsaka tiyaga kasi hindi naman lahat talaga ano nabibigyan ng tawag dito ng break so pag nabigyan kayo ng break, yeah. Do your best, grab the opportunity, gawin nyo lahat yun. Mm-hmm. Ayun, basta buo lang yung loob na ano. Buo yung loob mo na pasukin yung gusto mo, yung pangarap mo. And syempre, yun nga, kailangan nyo din pagtsagaan kasi hindi naman agad-agad dyan binibigay. Na madami kang pagdadaanan. Mm-hmm. Kahit kami, madami rin naman kaming, ano, bago kami napunta dito, madami kaming pagdaanan. Totoo. So, ayun lang. Doon ko na tatapusin tong podcast na to. Sana nag-enjoy kayo. Oo naman, syempre. Sobra. Nagulat ba kayo sa mga tanong ko? Oh. Hindi naman. Nagulat sila. Nagulat sa akin, no? Hindi. Pero ang galing nyo. Ang galing. I mean, sa lahat. Nauutal na ako. Thank you. So, ayan, if may mga gusto kayong i-promote yan, mga upcoming movies nyo, then go ahead. Ayun. Supportahan nyo yung parating na movie namin sa Metro Manila Film Festival. Yung Mama sa Pano, directed by Lester Di Maranan under Buracho Films. Yes. And then, supportahan nyo din yung Viva Max. Yun. Tulad nga ng sinabi niya, pakisuportahan yung mga Metro Manila Film Festival natin ngayon. December 25 na yan. Lalo na yung pelikula naming Mama sa Pano, directed Lester Di Maranan. Tsaka,
Dimaranan. Tsaka yung ano, yung pelikula namin ngayon na Pamasahe na directed by ano Roman Perez Jr. Yan. Sa Viva Max. Yan. Kaya yung mga hindi pa naka-subscribe diyan, mag-subscribe na kayo. Subscribe na kayo. Yan, subscribe na kayo. Tsaka, at yung mga social media accounts. Yan. Abangan niyo rin yung pelikula namin na ano na Boso Dos directed by John Red, sa Viva Max din siguro yun para labas. Marami silang aabangan from sa inyo. Oo. Ayun, follow nyo rin ako sa mga social media accounts ko, sa TikTok, yan, Elmo Ilarmo Jr., sa FB, Facebook, Elmo Ilarmo Jr. din, saka sa IG. Ayan, thank you. Yun, ako naman, papalo sa Facebook account ko, Alvaro Oteiza, sa Instagram ko, Alvaro Oteiza, sa TikTok, nakalimutan ko, Alvaro Oteiza din. Yan. Saka sa YouTube pala, yan. Saka yan. Yung page ko, AJ Oteiza, yan. Yan, pag-like and share na lang. Yes, follow nyo sila. Nagti-TikTok pala si Kuya. Kumakaldag ka doon. Oo, kumakaldag. Ubadero ako sa TikTok eh. Ah, okay. So yun lang, ayun. Maraming salamat sa dalawang matitikas na Viva Max artists. Ayan, sana nag-enjoy talaga kayo. Oh, na sana huwag kayo magalit sa akin. So yun lang, ayun. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood at sumuporta nitong episode na to kasama si Mr. AJ Oteiza and Mr. Elmo. Ayan, sila yung from Viva Max. Ayan. So, ayun, sana nag-enjoy kayo dito sa Quickie Pie Share namin. And don't forget to follow our social media accounts sa TikTok, Facebook, Twitter, and Instagram. Ayan, abangan nyo yung mga susunod na episode at ilalabas namin sa YouTube channel. And also yung ibang mga contents namin like Club Raids and marami pang iba sa 2023. So, yun lang. Hanggang sa muli. It's me, Share Nami. Bye-bye! Bye! Thank you!